mo dyan! Sabi ko, ano bang ginagawa mo dyan? Malapit na po. Wala po. Hoy, pwede ba dali-dalian mo para matulungan mo na ako dito? Hirap na ako eh! Halika na, lumabas ka na! Opo. Rina! Opo! Bilis! Sana pinasabihan niyo ako agad. Sana nadamayan ko agad si Marisa. Hindi na sana bumigay ang katinuan niya. Bakit mo itinago sa akin to, ate? Please, Leo, huwag kang magagalit sa akin. Anong gusto mong gawin ko? Ha? Matuwa? Mahal na mahal ko si Marisa, ate. Siya ang buong buhay ko. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Kaya nga ginawa ko ang lahat para protektahan ang asawa mo. At para mabuhay si Ella. Ginawa mo ang lahat? Di hindi mo nga ako pinasabihan para makauwi dito? Leo, akala mo ba hindi ako nahihirapan? Kailangan kong alagaan ang asawa mo. Ang operasyon ni Ella. At kinaya ko. Dinoble ko ang sarili ko. Punta rito, punta ron. Leo, ang hirap. Ang hirap pero ginawa ko. Ginawa ko dahil... mahalaga ka sa akin. Ano mangyayari kay Ella? Maayos na ang lagay ng bata. Ang dapat nating asikasuhin, si Marisa. Ano ibig mong sabihin? May nakita akong ospital sa Amerika. Hindi pupunta ng Amerika si Marisa. Magagaling na doktor sa utak. Mas malaki ang tsansa ng asawa mong gumaling doon kesa dito. Hindi! Gagaling si Marisa basta makita niya magaling na si Ella. Ang boses mo, magigising ang bata. Ayoko! Hello? Aminda, bakit? Ha? Sige. Ano na, ate? Leo, si Marisa. Kailangan mong umuwi. Nagwawala si Marisa. Sigurado ba kayong iniinom ni Marisa ang lahat ng mga gamot niya? Opo, Doktor. 5 beses ang araw, walang pong palya. Ipagpatuloy ninyo ang gamot at huwag na huwag ninyong kalilimutan. Dahil talagang delikado na ang lagay ng anak ninyo, Mrs.
Wala na naman si Marisa, Leo. Bakit, Hudo? It's a pattern. Ngayon ay nasa manic depression stage pa lang siya. But at the rate she's going, natatakot ako. Hindi na umi-epekto ang mga gamot na iniinom niya. Kapag napabayaan, lalong lalala. She could lose her sanity in a week's time or even less. Ano ang dapat natin gawin to? Kailangan na niya ng supervision ng isang specialist. Kukuha ko siya ng private nurse. I'm afraid she'll need more than that. Anong ibig niyo sabihin? Kailangan na natin siyang i-confine sa isang mental hospital o mental institution. Ako ang tita mo. Tita Katrina. Wala po akong tita. Bakit naman wala? Saan po? Sinong June? Yung kaibigan ko po. Ano pong ginawa nila sa kanya? Walang June dito. Pero dumating ang mga kaibigan mo. Sina Bebeng ba yun? Si Marie? Si Marie po. Nasaan na po sila? Hindi pa dumarating ngayon. Gusto ko na pong umuwi. Huwag kang magalala. Malapit ka na umuwi ng bahay. Ayoko po sa bahay. Gusto ko po kay Ate Bebeng. Hinihintay ka na ng nanay mo, Ella. Nahantok na po. Sige. Matulog ka na. Ang bata, delikado daw. Hindi naman namin siya gigisingin eh. Gusto lang namin makita na maayos siya. Sinisigurado ko sa inyo, maayos ang lagay ni Ella. Kahit na sandali lang po, gusto ko pong makita si Ella. Gusto ko rin makita niyo ang bata dahil alam ko matutuwa siya, pero hindi talaga pwede. Parang awa niyo na po, si Rina po kinuha na siya ng nanay sila niya. Hindi ko na po kakayanin kung pati si Ella mawawala pa. Si Rina, kinuha ni Sheila? Kilala mo si Sheila? Hindi. Bukas na lang kayo bumalik. May mahalaga lang ako asikasuhin. Ganito usapan natin, ha? Bukas, alas 5, kailangan gumising ka na. Dahil alas 7, kailangan lilipad na tayo. Hindi tayo pwedeng mahuli, ha? Pero na yung Sheila. Ano pero? Ano ko na sasabihin mo? Hindi ako pwedeng sumama kasi yung kaibigan ko. Hindi pa pwede! Hindi ka pwedeng mawala sa tingin ko. Naiintindihan mo ba yun? Pero na yung Sheila.
alam mo sa akin, tanga? Ha? Ikaw na lang ang racket ko, kaya hindi kita pwedeng maiwanan. Ano nga, ano na mangyayari sa akin, ha? E de, kawawa naman ako. Nay Sheila, ba't po ba kasi tayo aalis? Aalis tayo dito. Dahil gusto tayong ipapatay ng demonyo, Katrina, yon. Para niya yata maisahan niya ako. Aalis tayo dito. Tatakas tayo. Hindi niya tayo maisahan. Hindi ako tanga. At ba, tulungan mo na ako dito! Natutulog. Pumunta kay Abing. Hindi pwedeng wala, anak. May iniisip ka na naman eh. Pwede mo bang sabihin sa akin? Dati, Abel, kamusta na kaya si Rina? Maayos kaya ang kalagayan niya? Maayos naman siguro. Kaya huwag ka na masyadong mag-iisip. Bakit ganun dati, Amin? Ang damot-damot ng Diyos. Ay, nako, Marie. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kakakuha pangalan niya sa kapatid ko. Ngayon naman, nahiwalay sa akin si Rina. Ngayon pang nagkaroon kami ng tampuhan. Tapos hindi naman natin alam kung anong nangyari kay Ella. Masyadong mag-isip ng ganyan. Alam mo, ang Diyos, hindi niya tayo bibigyan ng mga bagay na hindi natin kayang lutasin. Sana nga, Tati Abel, makaya ko. Minsan, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sa sunod-sunod na problema, hindi ko alam kung anong uunahin kong isipin. Dito naman ako eh. Tutulungan kita. Tutulungan tayong dalawa, ha? Alam ko, kahit ganyan ang kalagayan mo ngayon, naririnig mo ko kahit papano. I'm sorry, Marisa. I'm sorry na nung marami kang problema, wala ako dito. I'm sorry na madalas eh. Madalas eh, duwag ako at hindi ako makalaban. I'm sorry na kailangan mo pang magkaganito para lang. Para lang marinig ko kung anong gusto mong isigaw. Alam mo, sabi nila, kailangan ka raw dalhin sa mental hospital.
Kahit anong mangyari, I promise you. I promise you, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na daling kanila. Pangako ko sa'yo yan. Promise. So sorry. Patawarin mo sana. Alam ko kung saan ako lahat ng mga nangyayari sa iyo ito eh. I'm so sorry. Rina, ano ba? Rina, ano ba? Wala ka na naman! Ano ba?